kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sa dinami-dami ng aktor sa Pilipinas, isang pangalan ang masasabi mo talagang nakakabit na ang salitang respeto, si Manoy Eddie Garcia. Maging mga kabataan hanggang sa may mga edad, ay marami ang umiidolo sa kanya. Napakagaling na artista at napakabait na tao. Isa siya sa mga artistang hindi mo naringgan na mga balitang hindi maganda. Maging chismis man o totoong balita, napakahirap niyan lalo na kung kasing kilala ni Eddie Garcia. Saan siya nagsimula at ano ang kwento ng kanyang buhay? Ang buong pangalan ni Manoy ay Eduardo Verches Garcia. Ipinanganak noong May 2, 1929 sa Buhi, Camarines Sur. Isang Espanyol na army ang kanyang ama, habang ang ina naman ito ay isang Pilipina na taga Makabebe, Pampanga. Masasabing galing siya sa marangyang pamilya, kaya noong natapos siya ng high school ay pinaluwas ng Maynila para mag-aral sa San Beda College. Sumali naman siya ng Philippine Army noong 1946 at napunta sa Okinawa, Japan bilang scout. Dalawang taon din siyang nadistino doon bago nakauwi dahil binuwag ang Philippine Scouts. Naisipan niyang mag-marine enlist. Pero naikwento ng isang kaibigan niya na ang actor at producer na si Manuel Conde ay nangangailangan ng bagong artista para sa pelikula nitong ipapalabas na Siete Infantes de Lara. Sa madaling kwento, nakuha siya kung saan ginampanan niya ang papel ng isa sa mga anak ni Duke Bosto de Lara na ginampanan naman ni Conde. Doon na nagsimula ang kanyang makulay na karera sa showbiz. Naikwento niya nga na ang una niyang kinita ay 300 piso na napakalaki na noong panahong yun. Ikinwento niya din na nilustay niya lang ang kanyang kinita. Binata pa din naman siya noong panahong yun. Simula noon ay naging artista na siya ng LVN Pictures. Pero mga maliliit na parte pa lamang katagalan ay lumipat siya sa Sampaguita Pictures, kung saan tumagal siya ng 12 taon. Dito nahasa ang pag-arte niya sa mga roles ng mga kontrabida. Sa isang interview, tinanong siya kung bakit pumayag siya na maging kontrabida. Simple lang naman ang sagot ni Manoy: somebody has to play it. Walang problema kay Eddie Garcia kung bida o kontrabida ang gampanan niya, dahil masaya siya sa kanyang ginagawa. Ito ang rason kung bakit lubos siyang hinangaan ng mga tao sa industriya. Hindi niya kailanman pinaramdam na isa siyang superstar na kailangang ledro lang ang ibibigay sa kanya. Kaya niyang mag-adjust sa ibibigay sa kanya. Kaya kahit anumang usong pelikula ang hingin ng mga manunood, ay pwede siyang isa lang. Siya lang ang artista na gumanap na sundalo sa panahon ng mga Kastila, na naging sexy actor din noong dekada 70. Naging pasok din ang kanyang pag-arte sa mga sexy comedy noong dekada 80. Pati na ang mga true-to-life adaptations na pinagbibidahan niya noon. Nang pumasok ang dekada 90 hanggang 2000, ay hindi siya nawala dahil kaliwat kanan siyang kinukuha ng mga TV stations para sa kanilang mga teleserye. Kaya ni Manoy na magpatawa, magpaiyak at galitin ang kanyang mga manonood sa sine at telebisyon. Marahil ay siya ang pinakamaraming ginampanan sa TV at movies na umaabot ng 670. Wala kang maririnig na reklamo mula sa kanya, at wala ring producer o kasamahang artista ang may reklamo tungkol sa kanya. Sabi niya sa isang interview noon, ang bawat role ay isang trabaho. Gawin mo ng maayos at babayaran ka. Kalimutan mo na at umpisahan na naman sa susunod. Isang bagay ang parehong komentaryo ng mga artistang nakatrabaho niya. Hinding-hindi siya naging late sa trabaho. Kung minsan ay nasa set na siya 2 oras bago ang schedule niya sa pagsalang. Hindi na pwedeng kwestiyonin ang galing niya sa pag-arte. Pero ang mas kinabiliban ng lahat ng katrabaho niya ay ang kanyang pagsasaulo sa mga linya na kailangan niyang i-deliver. Kung ikaw ang baguhang artista, ay paulit-ulit niyong gagawin ang isang scene dahil hindi mo kabisado ang sasabihin mo. Mas gugustuhin mo pang bumuka na lang ang lupa at lamunin ka nito sa iya. Mataas ang pagpapahalaga ni Manoy Eddie sa oras. Kaya palagi niyang sinasabi sa mga interviews niya,
na kailangang handa ka sa lahat kapag alam mong may shooting ka. Kung huli kang dumating ay siguradong apektado ang lahat na andun, lalo na ang mga maliliit ang sweldo, pero mahihirap ang mga trabaho. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masaya man o malungkot, na mapahangga ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na, ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamin ng mga karanasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo. Kaya kung gusto mong ipadala ang iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page nila. Kaya panoorin na, mag-subscribe at mag-follow. Nasa ibaba ang link ng YouTube channel at FB page ng mga kwento ni Eduardo. Balik sa ating kwento. Maliban sa kanyang kagalingan sa pag-arte, ay kilala din ang kanyang galing sa pagiging direktor. Pinangarap na niya talaga ang maging direktor at naging totoo ito noong 1961. 12 taon matapos siyang magsimula bilang artista. Ang pelikula ay Ang Karugtong ng Kahapon, isang World War II themed movie. Nasa tamang linya na talaga siya dahil pagkatapos ng 9 taon ay nakuha niya ang kanyang unang award bilang Best Director para sa pelikulang Pinagbuklod ng Langit na pinalabas noong 1970. Pero para kay Manoy, ang mga award ay bonus lang. Para sa kanya, importante na magampanan lang ng maayos ang isang role dahil iyon ang requirements ng pagiging artista. Napanatili ni Manoy ang kanyang pribadong buhay sa tagal ng kanyang pananatili sa industriya. Si Manoy ay ikinasal noon sa babaeng nagngangalang Lucilia Schanberg, subalit maaga itong nawala dahil sa sakit na cancer. Nagkaanak sila ng 3, si Eduardo Eddie Boy Jr., Erwin, at si Elizabeth. Maaga ding nawala ang panganay nila. Mas nauna pa sa asawa niya nang maaksidente ito noong 22 anyos pa lamang. Napakasakit ito para kay Manoy dahil siya pa mismo ang nagregalo ng motor na naging sanhi ng pagkatodas nito. Naging katuwang niya sa buhay ang kanyang domestic partner na si Lilibeth Romero. Maliban sa kanya ay wala nang lumabas na balitang ibang babae na naling kay Manoy. Sa mga taong malapit sa kanya, alam nila na si Manoy mismo ang umiiwas sa kontrobersiya. Disiplinado ang sarili kaya hindi mo siya makikitang sumusobra sa pagiging malapit sa mga kasamahan nito. Palagi itong may limitasyon. Hindi rin si Manoy nagdadala ng assistant o sino mang nagbibit-bit mga isusuot niya. Siya mismo ang naghahanda ng mga gamit niya at nagpapapasok sa loob ng dressing room. Kaya ganun na lang ang mga papuri ng mga kasamahan niya sa industriya mula sa mga artistang sikat hanggang sa mga crew ng production. Nang maganap ang disgrasya sa set ng telenovela ng GMA Network na Rosang Agimat, kung saan natapilok ito at nagkaroon ng neck at cervical fracture. 90 anyos na si Manoy noon. Dinala siya sa Mary Johnston Hospital dahil malapit lamang ito sa pinangyarihan. Pero inilipad din siya sa Makati Medical Center ng sumunod na araw. Walang ibang diferensya sa kanya maliban sa fracture na naging sanhi ng kanyang pagkakoma. Kaya matapos ang 7 araw ay nagdesisyon ng pamilya ni Manoy na pumerma sa DNR o Do Not Resuscitate Agreement. Minimal na lang ang brain activity niya at nakadepende na lang siya sa ventilator. Kaya tinanggap na lang ng mga mahal niya sa buhay na oras na lang talaga ang nalalabi sa kanya. Nang sumapit ang 4:55 ng hapon noong June 2019, ay tuluyan ang namaalam ang dakilang aktor na si Eddie Garcia. Nagluksa ang buong industriya pati na rin ang buong Pilipinas dahil naging malaking parte na siya ng buhay ng bawat Pilipino na nanonood sa pelikula at telebisyon. Nag-iwan na siya ng kanyang mga bilin at isa dito ang i-cremate siya kaagad at ilagay sa isang olive green urn. May naiwang kontrobersya ang kanyang pagpanaw dahil nagkataon na walang standby medical team noong panahon na nagsushooting sila. Nang matumba siya at tumama sa sementong sahig at nawala ng malay,
Mga non-medical personnel ang bumuhat sa kanya at isinakay sa isang taxi. Hindi kasi nagiging prioridad sa mga television shooting ang mga ganitong precaution dahil hindi katulad ng mga pelikula ang kanilang mga kinukunang episodes. Naging wake-up call para sa mga networks ang nangyari kay Manoy. Nagkaroon ng pag-iimbestiga ang Department of Labor and Employment o DOLE kung ano talaga ang nangyari kasama ng Occupational Safety and Health Center. Nakitaan nila ng mga paglabag ang GMA Network base sa nakunang video na nagpapakita sa buong nangyari. Pinagbayad ang GMA Network ng $890,000 dahil sa nangyari. Kasama ang anim pang kumpanya na sangkot sa nangyaring aksidente. Ang anak naman ni Lelibeth Romero na si Congressman Michael Romero ay nagsumite ng Eddie Garcia Bill. Ang layo nito ay ang pagprotekta at pagtaguyod ng kapakanan ng mga manggagawa at mga independent contractors sa pelikula, telebisyon at radyo. Sinuportahan ito ng marami at ngayon ay nasa Senado na isusulong naman para maamyendahan ni Senador Robin Hood Padilla na isang artista din at naging katrabaho ni Manoy. Sayang nga lang at nawala nang wala sa oras ang napakagaling na aktor ng bansa dahil sa kanya ay mapoprotektahan ng marami sa panahong maaprubahan na ang bill na ipinasa. Ikaw, gusto mo rin bang maging katulad ni Eddie Garcia? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.